Reserva. Live ka? This is a patola. Amanda sa Atereya, si Manman's Oyo. Yung iba po kasi yung may work pa. And then to Sir Arjel, mga maya-maya na dito na yun. So for the next, ay upo naman po ang ating mga. Tinatanggal ko talaga ang kutubo. Tapos naman yung kutubo. Grabe naman yung happy. Wala na natin ang buwang ba? Kasi na ba ng M yan? Isang sa sinong oyster ba? Pwede dito mo yung owlet. So lulutuin muna natin saglit yung ano na. So asan lang ba kami? Tangan mo kuan ah. Ilang minuto ang dala? Sige. Mga kalibat. So ilalagay na po ni Jayford ang upo. Yes, po. Kasi ano, sila na po kululutuin ko kasi sila yung may mas alam sa mga ganyang luto, mga gulay-gulay. Kasi ako pa nagluluto ako ng gulay, laging na-overcook ang gulay. Madali lang ako ito siya magluto. Kainin ba ni Sir RG? So yan po update guys. So ayan, may alam nyo na kung sino magsusundo. So ayan, after halu-haluin at mag-combine lahat ng upo at corn beef, tatakpan po natin siya. Tapos mamaya, ito tayo.
Baka sinaya. So, lalagyan po ng oyster. Ayan. Isa lang po para may pampalasa lang. And also a pepper. Pepper. For me, number one, si Kano. Kano? Kasi number two. Ha? Ayan. Ay, mapaminta po talaga ako sa pagkain. Kahit anong pagkain po, nilalagyan ko ng paminta. Kahit hindi naman lalagyan. Oo. Lalo, gusto ko na may paminta. Ayan. Ayan. Sarap. Oo nga, tama sinabi ni J-Point, nagtutubin. Para kasi siyang ano, watermelon. Watermelon. Ayan. At maluluto naman na po yan kasi ano, hindi naman po kailangan ng overcook yung gulay. Pero pag naluluto ako, overcook yan for sure. Pag nakita mo na parang nag, ano na siya, so, translucent na siya. Yung parang hindi na masyadong white. Ah, parang okay. Ano na siya. Iba na yung color. Art iba na yung translucent. Ganito ba? Nag, ano na siya? Awan ko ba kung translucent sakto ba yun? Oh, tama naman. Sorry. Parang ganito siya din. Okay, mag-change siya ng color. Into transparent. Uy, ano mga ka? So ayan, luto na po siya kasi nag-translucent na siya. And then, ang next po namin ay ang sabaw na ano ba yun? Uko na may sardine. So marami po kasi kami ngayon kaya marami din dapat ang ulam. Nilagay na po ni Fort ang sardinas sa kapag isa na rin po siya. And then after that, lalagyan po natin siya ng sabaw, ng patola, at ng mishwa. Mishwa. Kahit unting sabaw lang, no? Maganda din may sabaw para makatagano din para makahigit-higit. So lalagyan na po ni Nero.
Himira Cruz ng Sabaw. Mainit na tubig. Para mas madali na siyang kumulo. Sorry guys, ang layo ko kasi nagbitin ko ako ng isda. Pakita mo rin sa kanila. So nagbitin po tayo ng isda kasi. Anong isda ito? Parang galunggong. Galunggong. So perfect yung ulam namin tonight. Parami. Meron kami ginisang upo na may corn beef, tapos galunggong. And also, ayan yung niluluto ko ni Mira Cruz na sabaw na patola with miso. Okay, ayan na po. Ilalaglag na po ni Ate Mira ang patola. Patola, patola. Ayan. Minsan ganyan ginagawa namin sa mga nambabang. Pinapatola. Karen. So, pakukuluin lang po natin siya. Madali lang po siyang maluto. Pakukuluin lang ng bongga at tatakpan. So, ayan na po. At kumukulo na ng bongga. Lalagyan na po ni Ali Mira ng miswa. Ali miswa. Parang siya miswa na. Tareng! Ayan. So, after niya, kapag kumulo lang siya ng bongga, luto na po siya. At maghahaponan na po kami. Siyempre, hindi naman namin alam kung anong oras darating si Madam, kaya hindi na rin po namin siya maaantay. Pero mag-iibon pa rin naman kami ng baka magutin si Madam sa ano sa lahat. So, papalambutin lang po yung patola. At saka yun. Ayan, takpan mo. Mom! Mag-chika ka din. Mom! Okay, matagal. Matlay ko. So, tapos na po yung niluluto namin. And ayan, maya-maya kakain na rin po kami. Thank you for watching, guys! Ito na po. Father, Son, and Holy Spirit, amen. Blessed be the Lord in this day gift which you are about to receive from the bounty of Christ our Lord. Amen. Thank you, Lord, for the blessing. So, ito po yung ulam natin. The axe, I told you. Pag hindi na kayo. Yung ba? Take picture! Let's eat, everyone! Look! Wala yung bowel.